Hello mga kabayan, mga dahilan po kung bakit namumula na naman ang iyong dashboard. Ayan, number one, last previous 28 days mga kabayan, napakaganda ng iyong performance. Ang iyong reach, ang iyong followers, ang iyong minute views, ang iyong interaction or ang iyong engagement. Talaga ang tataas. Kasi nga po, at the time, last month, ang galing mo. Ang gaganda ng mga videos na ina-upload mo, ang daming nanonood, mga high quality content, original, catchy, entertaining. Ayan ang ina-upload mo, ayan po ang taas ng interaction, ang taas ng engagement, tapos ang taas ng minute views at saka ang daming nag-follow sa iyong mga kabayan. Kaya nga po kung napapansin mo ang iyong dashboard last month, maganda. Perfect. Diba? Talagang kulay green na green. Very healthy. Ayan. So, nagugulat ka. This month, kinocompare mo last month. Bakit ngayon bumaba? Ang green nag-turn into bloody red. Diba? Nag-negative. Everything sa dashboard mo nag-negative. Ang iyong followers, ang iyong minute views, ang iyong reach, ang iyong engagement or interaction, lahat nagkulay red, mga kabayan. Alam mo kung bakit nagkulay red? Siguro tinamad ka na. Siguro madalang ka na nag-upload ng mga videos. Or, siguro mga kabayan talagang hindi ka na talaga nag-upload. Diba? Hindi ka na nag-engage. At the same time, ayan, kung napapansin mo, mababa talaga ang ayan, ang mga, although nag-upload ka ng mga videos mga kabayan, pero maybe low quality videos na. Kaya po hindi na masyadong ayan, catchy. At the same time, wala na masyadong nanonood ng iyong videos mga kabayan. And at the same time, wala na masyadong nagpa-follow sa'yo at saka maraming nag-unfollow. Ayan. Then, another one, kung bakit bumaba ang iyong engagement, ang iyong interaction, kasi tinamad ka na. Parang naging selfish ka na kabayan. Hindi ka na nakapag-interact, hindi ka na nakapag-engage sa iyong mga kapwa, ayan, content creator. Diba? Porket, ano ka na, big content creator, talagang taasan ng followers mo, monetize ka na, dinidedma mo na lang yung mga new or yung mga new buy, yung mga baguha ng content creator. So ngayon, kung napapansin mo, yung dashboard talagang nag-negative. Ayan, kasi naging madamot ka, naging selfish ka, hindi ka na nakipag-interact, hindi ka na po nag-respond sa mga nagko-comment sa iyong mga videos, mga kabayan. So that's the result. Negative. Kung ano ang tinanim, yun din yung aanihin, mga kabayan. Okay? So actually, mga kabayan, itong ating dashboard, isa din to sa mga basihan ni Meta kung talagang nagtatrabaho tayo ng maayos sa kanya. Correct? Itong ating dashboard. Dito niya po binibase, ayan, chine-check kung talagang masipag tayo. Mahal po natin ang ating trabaho. So ngayon, kapag mapapansin niyo mga kabayan na negative, ayan, namumula ang ating dashboard, what will happen? Diba? Baka ma-turn off na si Meta sa atin. Okay? Ayan, huwag lang tayo mag-focus sa ating earnings. Kung talagang nag-earn na po tayo ng maraming pera, ayan, bigyan din natin ng halaga ang ating dashboard, mga kabayan. Kasi nga po, nakasalalay din po dito ang ating kinabukasan. Baka magulat lang po tayo, ayan, ayan, baka mag-ano na po tayo, no, hindi na po recommendable ang ating account. Okay? Much better, mga kabayan, i-balance po natin. Ayan, so kailangan po na talagang bigyan natin ng halaga ang lahat ng mga bagay-bagay sa loob ng, ayan, Facebook. Ayan, yung mga tools natin, ang mga earnings, ang mga dashboard, ang mga videos. Of course, ayan, magiging aware po tayo sa mga ina-upload po natin na hindi po tayo nakakasira sa ibang tao. At the same time, hindi po tayo nakaka-violate sa mga rules and regulation ng Facebook. Yung tinatawag natin na Facebook Standard Community Policies. Kailangan po natin palagi i-obey. Kailangan po natin sundin ang lahat ng mga rules para maiwasan po magkaroon ng restrictions, ng problema, at saka maiwasan po magkaroon ng issue ang ating, yes, page recommendation, ang ating
ayan ang ating inbox, ang ating help and support, mga kabayan. Okay? So, sa mga baguhang content creator, wag po kayong mawala ng pag-asa. Lalo na kapag yung inyong dashboard ay talagang namumula, ganun talaga siya, mga kabayan. Yun nga sa sinabi ko kanina, mga kabayan, dapat wag po natin pabayaan. As much as possible, if ever may time naman po tayo, lalo na po sa mga taong bahay lang naman po tayo, nakafocus po tayo sa ating Facebook, sa ating Reels, sa ating in-stream ads, pangalagaan po tayo natin ang mabuti ang ating performance para tutuloy po na mabibayayaan po tayo ni Meta ng maraming pera. Diba, mga kabayan? Then sa mga OFW, kagaya po, proud OFW, kasi limitado lang pong ating oras. Kasi po, so we are, ayan, too much busy, obviously. Diba, halos lahat ng mga OFW. Pag may time po tayo, wag po natin na, ayan, baliwalain ang ating dashboard. Kailangan po, palagi po tayo mag-upload ng mga high-quality content, original content. At the same time, kailangan po natin na, ayan, pangalagaan po ang ating, yes, ang ating pangalan bilang isang content creator. Ano ba ang bilang isang content creator, mga kabayan? Kailangan po ay bilang isang creator, mga kabayan, dapat po mag-upload po tayo ng mga magagandang video sa mga high quality, entertaining, educational, informative, mga kabayan, na talagang makakabigay ng information, magandang mga bagay-bagay sa ating mga manunood, sa ating mga followers, sa ating mga content creator, at sometimes sa lahat ng mga nanonood sa ating videos, para at least magkaroon po ng mga ideas ng ibang mga tao. Ayan, so mag-upload po tayo ng mga napakagandang mga videos na talagang makakarelate ang lahat, nakakabigay ng mga lessons, nakakatulong, ayan, sa lahat, mga kabayan. For example, sa mga health, diba? Sa mga pagkain, sa mga travel, nagbibigay ng mga inspirasyon sa lahat, lalo po sa mga nawawala ng mga, ayan, pag-asa sa buhay. Ganon, kailangan tayo ang magiging haligi ng tahanan kung saan magbibigay po tayo ng life sa lahat ng tao. Diba? Yan po ang ating rule as a content creator, mga kabayan. So, sa sinabi ko na nga po, huwag po natin pabayaan ang ating dashboard, mga kabayan. Kasi nga po, napaka-importante yan. Yan po ang ating susi para sa ating tagpuan. Diba, mga kabayan? So, ayan, sa mga baguhang content creator, sa sinabi ko na, push lang po natin ng push. Gumawa lang po tayo ng napakagandang mga videos, original, na gawa mo. Ayan, tapos upload po natin ng bonggang-bongga. Sigurado po, ayan, uulanan po tayo ng grasya ng earnings ni Meta. Of course, ng mga taong nagmamahal at saka nagsusuporta sa atin. Of course, huwag po natin kalimutan ang Panginoon na palaging gumagabay sa atin at saka nagbibigay ng mga blessings. Diba? Bago po tayo mag-upload, dapat humingi po tayo ng idea at saka ng bendisyon sa Panginoon para mas lalong dumami ang ating views at saka, ayan, maging blessed ang ating mga videos natin ina-upload at saka yung mga tao na nanonood. Diba, mga kabayan? Maraming salamat po. Pag nagustuhan nyo pong ating videos, huwag nyo kalimutan i-follow Joel Caballero. Of course, huwag nyo din kalimutan i-subscribe ang ating channel, Joel Caballero's Vlog. Then pakishare din ang ating videos. Maraming salamat. I love you all, mga kabayan. Proud OFW!